matapos iwasan ni na former Unified World Lightweight Champion George Cambosos Jr., Isaac Pitbull Cruz at William Cameron Cepeda. Sa wakas, nakakuha na po ng laban ang ESPN number 10 pound for pound na si Shakur Stevenson. Ayon nga po sa ESPN Boxing Insider na si Mike Coppinger, isinasapinali na raw po ngayon mga amigos ang paikipagtuos ni Shakur Stevenson sa Japanese undefeated knockout artist na si Shuichiro Yoshino. Ito pong si Shuichiro Yoshino mga amigos ay galing po sa impresibong panalo noong nakaraang taon kontra kay Masayoshi Nakatani. Ito po ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockout sa loob ng 6 na round noong Nobyembre. Kilala si Masayoshi Nakatani mga amigos dahil nakalaban na nga po nito sina former pound for pound king Vasily Lomachenko at former Unified World Lightweight Champion Tio Pimo Lopez. Heto nga po mga amigos, kung titingnan natin ng WBC Lightweight Rankings, number 2 po si Isaac Pitbull Cruz, subalit hindi po pumalag kay Shakur Stevenson. Sunod naman po dyan mga amigos, number 4 si William Cepeda, subalit ayon nga po kay Oscar De La Hoya, hindi daw po nila itinapat si William Cepeda kay Shakur Stevenson dahil kailangan pa daw po ng exposure nitong si William Cepeda para makalikha ng isang super fight against Shakur Stevenson. Pero buti na lamang po mga amigos, ang number 5 contender na si Shuichiro Yoshino ng Japan ay wala pong pag-aalinlangang pinalagan si Shakur Stevenson. Kaya naman mukhang nalalapit na po nating matunghayan ang lightweight debut ni Shakur Stevenson dahil ito nga daw po ay tinatarget sa April 8. Ayon nga po sa report mga amigos ni Mike Coppinger, ang magwawagi raw po sa bakbakang ito ni Shakur Stevenson at Shuichiro Yoshino ay malamang sa malamang nasusunod na haharapin ng magwawagi sa bakbakang Vasily Lomachenko at Devin The Dream Haney. Sa iba pang balita, former Unified World Super Lightweight Champion Jose Ramirez nakatakdang sagupain si former IBF World Lightweight Champion Richard Comey sa darating na March 25 sa Fresno, California. Sa mga amigos natin hindi nakakaalam, world title fight po sana ang susunod na laban nitong si Jose Ramirez. Laban sana kay WBC World Super Lightweight Champion Regis Prograis. Ang dahilan nga daw po ni former Unified World Super Lightweight Champion Jose Ramirez kaya't hindi na siya tumuloy sa paikipagtuos dito kay Regis Prograis kahit pa para sa WBC World Title lang laban. Aniya mga amigos, dapat daw 50-50 ang hatian sa premyo. Payag na nga rin daw siya mga amigos kahit 60-40 pabor kay Regis Prograis, pero wag naman daw po mas bababa pa ron. 65-35 po mga amigos ang huling naging alok kay Jose Ramirez, bagay na tinanggihan na po ng former Unified World Super Lightweight Champion. Kaya naman po si Richard Comey na lang po ang former IBF Lightweight World Champion ang kanyang haharapin sa darating na March 25. Si Richard Comey po mga amigos ay isang beses lamang pong lumaban noong nakaraang taon at nauwi nga po sa isang tabla ang kanyang paikipagtuos kay Jose Pedraza. Habang isang laban lang din po ang naitala nitong si Jose Ramirez noong nakaraang taon kontra din kay Jose Pedraza, pero tinalo po niya si Jose Pedraza sa pamamagitan ng unanimous decision. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno at kalaban di ka tatakbo ha, sabayan ko sa